So I have learned na yung M365 pala has a hollow handlebar na nakadikit mismo dun sa lagayan ng motherboard. So pag napasok yun ng ulan or napasok yung butas, there's a tendency na masira yung scooter mo. So ang gagawin ko, I'll put some silicone silicone sealant. Baliktad yata to. So ilalagay ko lang siya dun sa mga port na butas. Actually, tinry ko na rin itanggalin yung port. Meron namang foam. Meron na rin siyang sealant sa loob, pero parang kulang pa kasi nung inangat ko yung cord, medyo may opening para pakapasok ang tubig. So ito yung mga sinasabi kong mga butas. Saan yun? Ito. Yan. Tapos ito. Although this handlebar naman hollow na siya sa loob. Although hollow siya, hindi siya directly nakakonekta dito sa motherboard mo. Narito kasi sila nito yung motherboard. Problema mo is this opening. Ayan, no? Ito. Direkta yan pagdating sa baba. Diretso sa motherboard mo. So, you have to make sure na sealed to. Sealed din yung nasa kabila, which is this one and this one. So, ang gagawin ko lang, yun lang, lalagyan ko lang siya hanggang sa mapuno siguro or hanggang dun sa mismong tip para at least hindi napapasok yung tubig. Ang medyo problem ko lang, wala akong yung barrel. May ano kasi ito eh, parang barrel na magpupush nung sealant palabas. Pero wala, so mag-improvise tayo, gamit tayo ng martilyo, sabi nga ng tatay ko. So, yun. Ang medyo mahirap lang, ang medyo mahirap lang tanggalin tong port kasi medyo nakadikit siya. So, gawin natin example to. Ayan, mahirap niya tanggalin. Pero dahan-dahan lang para hindi masira kasi silicone lang din siya. And may tendency nga na masira talaga. Kasi rubber lang siya na malambot. Ayan. Ayan, tulad na, sira ako na. Ayan, sira na natin. Alaka. Sira pa. Napayaros ako ata. So, yun lang, ingat lang yan, sira na siya. Madali siya masira. Manipis lang kasi, oh. So, lalagyan ko lang ng konting sealant sa loob. Medyo hollow, hollow talaga. So, lalagyan ko lang ng sealant para at least kahit pa paano yung tubig hindi basta-basta makapasok. So, yun, nalagyan na natin ng sealant. Medyo kaunti lang muna. Ensure lang na yan, madikit. Lalagay mo ngayon tulito, babalik mo. Pagkabalik mo sa kanya, hopefully tight na yung ano, hindi na. So ganito ang pagbabalik, iipit mo. Hirap one hand eh. Iipit mo to. Yan. Pagkaipit mo, medyo diinan mo yung unahang part. Yan. Para pumasok. Pasok, ayan, sealed. Parang nagpapasok ng ano, button. Ayan, dahan-dahan lang. Hanggang sa makapasok yung buong second part. Ayan. Hopefully tight na yung seal. Medyo may konting leak lang. Papunas lang. Hindi naman siya matanggal. Si silicone, basa pa eh. So, ganun lang. Ulitin mo lang. Dito, medyo ang itong portion na to. So, pag dito, dagdagan mo talaga. As in, todohan mo. Para at least mag-seal itong portion na itong half. Kasi dapat, hindi makapasok yung tubig. So, dito, half na to, kailangan punong-puno ng sealant. Although, meron, in reality, meron naman ng foam sa loob. Gusto mo lang makasiguro. Okay? Para at least, pagka kasi lalo na itong portion na to, pag tumatagas ang tubig, diretso yan yun. Lalo kung wala kang fender guard, pwede pumasok yung tubig dito sa dalawang port na to.